natapos na nga ako sa kwarto ni Athena, ito naman ang bumungad sa akin sa sala. Mas lalong dumami yung kalat sa sala. Nagbawas kasi ako ng mga damit kalat-kalat sa loob ng kwarto ni Athena. At syempre yung kusina, ganun din, dumagdag din talaga yung kalat kasi nga kumain kami at hindi pa talaga hinugasan agad. Bago ko nga ulit simulan mag-vacuum or maglinis-linis dito, ay una ko muna magpalit ng punda ng mga una naman namin ni Daddy. Para sa ganun ay maipasok ko muna to sa kwarto ni Athena at hindi na siya maalikabukan. At kung nagtataka naman kayo kung bakit napakadami naming unan, eh tatlo lang naman kami ang natutulog. Hindi kasi talaga pwede mga mamis na hindi madami yung unan namin, lalo na ako mga mamis. Sa tuwing hihiga kasi ako, kailangan meron din akong mga unan sa aking paanan, lang sa ganun ay elevate ko yung paa ko para hindi siya namamanas. At bukod doon, hindi rin talaga kami sanay ni Athena'ng matulog nang hindi madami yung unan na nakapaligid sa amin. Parang mas komportable kasi kami mga mamis kapag maraming unan sa paligid namin, parang mas masarap matulog pag ganun. Sa totoo lang, 3 linggo na din talaga akong hindi nakakapagpalit ng punda ng unan. Kung hindi ko pa nga maamoy na amoy laway na tong mga unan namin, eh hindi ko pa maiisipang magpalit. Charot. Eto namang mga unan namin mga mamis ay hindi lang yung mga punda yung nilalabhan ko. Pag alam ko naman na matindi yung sikat ng araw, ay nilalabhan ko din talaga tong mga unan namin. Lalo na dati mga mamis nung hindi pa ako nagkakasakit. Kada 2 linggo talaga ay nilalabhan ko tong mga unan namin. Di bali nang mapagod ako, mahalaga ay malinis yung unan namin at hindi mabaho. Eto nga, natapos na ako magpalit ng mga punda ng unan, ay pinasok ko muna to sa kwarto ni Athena para nga hindi siya malikabukan kapag ako ay nagpagpag o kaya nag-vacuum. Kung nagpalit nga si Athena ng kumot, syempre magpapalit na rin kami ni Daddy. Napansin ko nga na napakadami din palang kalat na tinanggal ko sa kwarto ni Athena. Nagbawas din kasi talaga ako ng mga damit-damit sa kwarto ni Athena na mga hindi na talaga niya nasusuot. Si Athena kasi mahirap talagang pilitin pag ayaw niya suotin yung isang damit, lalo na pag hindi siya komportable. At nung naipasok ko na nga lahat ng unan sa kwarto ni Athena, ito nga't nagsimula naman ako mag-vacuum dito sa sala. Bali, inuna ko pala muna tong sofa bed na to mga mamis. Marami kasi ako mga nalalagas na buhok na dito lang napupunta sa ilalim ng sofa bed. Hindi ko na pala siya inilatag mga mamis para hindi na ako mahirapan kasi mapapagod lang ako. Hindi ko na kasi naisipan na magpatulong kay Athena mga mamis kasi alam ko na pagod talaga si Athena kakabuhat sa kama. Kaya pinagpahinga ko na lang din siya sa kwarto. Sako din kasi mga mamis nung araw na yan, pagkatapos namin maglinis ng kwarto, eh si Athena din na ng kanyang monthly period. Eh sa tuwing dinadat na talaga si Athena mga mamis, eh sumasakit talaga yung puso niya, kaya sabi ko wag niya na akong tulungan, eh kaya ko naman na to. Mahalaga naman eh natulungan niya ako maglinis sa loob ng kwarto niya. Dito talaga sa sala eh napakadami na rin talagang alikabok o agiw. Dapat talaga kay Daddy ko na lang ipapagawa to mga mamis, kaya lang naisip ko pagod din talaga si Daddy araw-araw sa trabaho niya. Ito na nga lang yung gagawin ko, hindi ko pa magawa. Kaya naman ipinagpatuloy ko na rin, total lang dito nga naman ako. Nagpapakapagod naman ako, bakit hindi ko pa ituloy-tuloy, diba? Eto nga, tumungtong na ako sa aming sopa para naman maabot ko na tong kisame. Mas mahaba pa talaga yung nguso ng vacuum namin na yan mga mamis, pero ewan ko ba bakit hindi ko ikinabit yung isa pang nguso para mas humabat. Hindi ko na kailangan tumungtong sa sopa. Madalas din talaga mga mamis na hindi gumagana ang aking utak. Kaya naman dumadating sa point na ako din yung nahihirapan sa mga pinaggagawa ko. Eto nga, sinisigurado ko mga mamis na talagang nababacuum lahat ng alikabok or agyo dito sa kisame or dito sa pader. At feeling ko mga mamis, after nito isang buwan na naman bago ulit masundan yung paglilinis ko. Minsan din kasi talaga mga mamis, kahit meron tayong vacuum, ewan ko, dumarating pa rin talaga sa point na tinatamad talaga ako. Siguro dahil iniisip ko na rin yung sitwasyon ng katawan ko. Dati kasi talaga mga mamis, nung wala pa akong sakit, isang beses sa isang linggo talaga ay nagpupunas-punas ako ng pader at kisame ng bahay namin. Ngayon talaga umaabot pa ng buwan bago ulit ako maglinis or mag-vacuum. Nung natapos ko nang i-vacuum yung kisame at pader, dito naman ako sa tiles. Gaya nga kanina, hindi ko na ginamitan ng walis, total hawak ko naman itong vacuum, kaya naman tinuloy-tuloy ko na. At tignan nyo naman itong kagagahan ko mga mamis, kung kailan nandito na ako sa tiles, tsaka ako kinabit yung isang mahabang nguso nitong vacuum. Hindi ko rin kasi talaga maaabot yung pinakasulok-sulok or pinakagilid-gilid dahil hindi na ako masyadong makakayoko, kaya siguro naisipan ko na rin talagang ikabit to. Eh buti na lang din talaga mga mamis ay hindi ganun kakalat or kagulo dito sa sala, kasi ako naman ay dito lagi ako natutulog, kaya medyo nalilinis ko siya sa araw-araw. Hindi gaya sa kwarto ni Athena at saka sa kusina, hindi ko rin talaga alam kung bakit nagkaganon at tinamad talaga ako ng ilang araw. Dito sa part ng sala, ang pinakamalikabok at pinakamarami lang talagang agaw ay yung mga sulok-sulok dito kung saan nakalagay yung aming computer. Kaya naman sa tuwing nag-vacuum ako, eh doon talaga ako nakafocus mga mamis. Vinacuum ko na din pala tong likod ng sofa mga mamis kasi napakadami na rin talagang alikabok dito, tsaka napakadami na rin talagang mga buhok-buhok ko na nalalaglag dito. Eto nga't hindi ako nakontento, akala ko talaga ay hindi ko na ilalatag yung pagkabed neto, pero nanghinayang pa din ako kasi feeling ko hindi ko talaga siya nalinis ng maayos, kaya naman eto nilatag ko pa din siya.
Pero saglit ko na lang naman yung vinacuum mga mamis kasi nga gaya kanina na nakita nyo ina-vacuum ko naman siya. Pagkatapos ko ang i-vacuum yun mga mamis itong at ibinalik ko na yung aking anti-bed sorbet. At syempre nagpahinga muna ako kasi napagod talaga ako mga mamis. Konting pahinga lang naman mga mamis tapos bangon ulit. Mas gusto ko kasi talaga na matapos na agad yung ginagawa ko bago talaga ako magpahinga. Para na sa ganun wala na talaga akong gagawin tapos dire-diretso na lang yung pagpapahinga ko. At nung naayos ko na nga yung aking anti-bed sorbet, sunod ko naman na inayos ito ng computer table ni Daddy. Medyo masikip to mga mamis kasi patungan lang naman talaga to ng TV namin na ginawa na lang computer table. Hindi na kami bumili ng computer table or office table kasi carry-carry naman na to mga mamis. At bukod doon, maliit lang din naman tong inuupahan namin na apartment kaya naman mas okay na ganito na lang talaga yung lagayan ng aming computer table. Ito naman ay hindi naman makalat dito talaga sa ibabaw mga mamis. Magulo lang talaga. Ang pinakamakalat talaga ay dito sa ilalim na computer table. Ito talaga ay lagi ko talagang inaayos yan mga mamis. Pero dahil meron akong kasamang makulit na daddy, ayan lagi talagang nagugulo. Dahil lagi niya kinakalkal yung mga gamit niya dyan. Bali, nagbabawas na nga lang din ako ng mga kalat dyan mga mamis. Itataban ko na kung ano yung mga hindi namin kailangan. At yung mga kailangan namin na hindi naman masyadong ginagamit ay itatabi ko na lang sa isang lagayan. Eto nga't napakadami na naming bill ng kuryente at tubig dito pati internet. Hindi talaga namin tinatapon yan para kung sakaling tanungin kami ng may-ari kung nakabayad ba kami ng maayos sa mga billings namin, talaga mayroon kami ipapakita sa kanila na pruweba na hindi kami nadidelay sa pagbayad ng billings. Doon lang talaga kami nadidelay sa pagbayad sa kanila sa upa ng bahay. Eto nga natanggal ko na yung ibang gamit mga mamis tapos ito binalik ko na yung mga alam kong importanteng lagi lang na kailangan naming gamitin. Gaya ng mga sinulid o kaya mga ibang gamit ni daddy na kailangan niya pag tuwing siya ay gagamit ng computer. Finally nga mga mamis ay natapos din ako agad dito sa sala dahil hindi naman masyadong marami yung kalat. Gaya nga sa kwarto o diba napakalinis na rin parang walang nangyari.